Bruh. Yon, what's up sa inyo mga master? Ayan, ngayong araw pag-uusapan natin kung safe nga bang mag-charge sa mod ng vape. Ayan. Bago natin siya pag-usapan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, The Leonel PH. Click niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga ina-upload ko mga video. Ayan. Para sa mga naka-variable, marami kasing nagtatanong kung safe nga bang mag-charge sa pinaka-mod nila. Ayan, kung makikita nyo, ayan, ang gamit ko ito, Bopo Drag. Medyo luma na siya, ayan siya. Tanga! Kung makikita nyo, merong USB port dyan, merong saksakan ng charger. Marami nagtatanong kung safe nga bang mag-charge dyan. Ayan, ang masasabi ko dyan, ano, hati ang opinion ko dyan at ano ko sa pagbe-vape experience ko. At disclaimer lang, di ako ano, electrical engineer. Tanga! Hindi ako professional sa ganito, pero ang masasabi ko dito, 50-50 siya. 50-50. Hindi yung 50-50 na nag-aagaw buhay. 50-50. 50% safe, 50% hindi. Dito muna tayo sa 50% na hindi siya safe. Kasi, example, papadaliin ko lang sa inyo yung example, yung paliwanag ko para magets nyo. Kunwari, etong board, may board kasi ito sa loob. Kunwari, ang kailangan niya 5 volts lang. Tapos ang charger na ginamit mo nasa 7 to 8 volts, hindi siya compatible dun sa chips na marireceive niya. Kasi kung 5 volts lang yung kailangan niyang ma-receive dun sa charger, tapos ang ginamit mo 7 to 8, 'di ba? Nag-exceed siya dun sa kailangan niya. Nai-stress siya. Pwedeng masunog yung chips mo sa loob kung hindi siya compatible. Ayun lang yung madaling explanation doon. Yan, may mga nagtatanong, yung vape daw nila, namatay yung screen, di na nagbubukas, dead LCD na. Siguro, ang laging dahilan noon kaya nasira yon, dahil nga nag-charge sila sa mod, naiiwanan nila naka-charge, nag-overcharge. Siyempre, pag nakasaksak yan, kahit full charge na yung battery niyan, may pumapasok pa rin kuryente dyan. Umiinit pa rin yung chips mo tsaka board mo. Ayun siguro yung dahilan kaya nasisira yung screen nila. At ayun nga, na-dead screen, black screen. Ayun yung mga nagiging dahilan nun. Na-overcharge tapos hindi compatible yung volts na pumapasok mo dun sa mod mo. Dun tayo sa safe. Oo, pwedeng mag-charge. Kasi kailangan compatible yung charger. Kung 5 volts yung kailangan niya, example lang naman yun, 5 volts din dapat yung charger na gagamitin mo, yung volts na marireceive niya para compatible dun siya sa mod. Kasi, ayun nga, pag hindi siya compatible, pwedeng masunog yung chips mo. Pero kung meron ka namang external charger, doon ka na lang sa external charger. Ako meron akong kwan, external charger. Ayan, kung may external kayo, dito na lang kayo mag-charge. Huwag na dito sa pinaka-vape nyo kasi hindi naman advisable mag-charge talaga dito. Nilagay talaga nila to, syempre. Kasi yung iba, sasabihin, ba't nilagay yan kung hindi naman pwedeng mag-charge dyan? Pwede naman, 50-50 nga. Pwede, oo. Pero, kailangan gumamit ka ng compatible na charger. Hindi pwede kasi pwedeng masunog yung chips mo kung ibang charger gagamitin mo, sasaksak mo dyan. Lalo kung mga fast charger, mabilis mag-charge, mabilis mag-init yung mod mo, di ba? May pwedeng masira. Saka kung dito ka kasi mag-charge sa mod, pwedeng hindi sabay ma-full charge yung battery mo. Pwedeng mag-loko yan kasi masasailan yung mga variable. Hindi ko naman sinasabing lahat. Kaya lang, pag variable ka, mas maganda na dito ka na lang mag-charge sa external kaysa mag-charge ka dun sa pinaka-mod mo. Ayun lang yung madaling paliwanag dyan. Example lang naman yung mga voltahe-voltahe na yun. Meron naman talagang tamang voltage na kailangan nito at dun sa charger na ginagamit mo para hindi siya may stress siya, hindi siya masira. Mahirap lang kasi pagka nasira yung mod mo, ala na. Yung iba, ang mga nagiging issue kaya nasisira, nagba-black screen yan,
na dead yung LCD. Maraming ganong kaso, lalo sa mga variable na talagang ano, nai-stress siya sa pag-charge sa mod. Yeah, marami nagtatanong bakit nilagay daw tong charging pin na to dito kung hindi daw pwede mag-charge. Uulitin ko, oo, pwede mag-charge basta gumamit ka ng compatible na charger. Kasi pag hindi compatible, pwede nga masira yung mod mo. Pwede masunog yung chips niya, yung board niya sa loob. Pwede mag-charge, pwede talaga kasi nilagay nila dyan yan eh. Gumamit ka lang ng compatible. Pero para sa akin, kung meron ka ng external charger, dito ka na lang mag-charge. Para safe ang board at ang chips ng mod mo. Kasi battery lang yung charge dito eh, hindi yung mismong mod mo. Ayan, siguro kung mag-charge ka dito, kailangan compatible. Basahin mo na lang kasi pag binili mo naman yung vape, yung variable mo, yung mod mo, meron namang manual yan kung ano lang kailangan na volts niya tas sa charger niya. Kung marunong ka naman sa vape at alam mo naman yung mga volts, alam mong computing, siguro safe ka doon kasi hindi may stress yung mod mo pati battery mo. Tapos wag mo na lang i-overcharge kung dito ka mag-charge sa pinaka mod. Basta alam mo kung ano yung compatible na para sa kanya. Pero para sa akin, opinion ko dito, ayoko talaga nag-charge dito sa mod. Better na dito na lang kayo mag-charge sa external charger nyo para safe. At least battery lang yung nag-charge at hindi nai-stress yung chips mo sa loob. Para safe na rin tayo sa pag-vape. Siguro, ayun na muna yung ano, usapan natin ngayon. Mag-comment na lang kayo sa baba ulit kung ano yung mga tanong nyo. Sasagutin ko na lang yan sa next video natin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, De Leon Noel PH. Hanggang sa muli. Peace. Babe safe.